guys. So ngayon ay magsusundo ako sa anak ko pong kinder. Tapos siya ng school 1:46. So dito sa bahay namin, 5 to 7 minutes walk sa NBCC at saka sa elementary school. So nandito yung paaralan kung saan ang dinadagsa sa mga international student. So yun ang may maraming nagtatanong regarding sa living po dito. Sa living po dito, mas ma-feel niyo ang quality of life. Kasi hindi po undrago katulad sa Ontario, Vancouver, and Calgary. Though sa Calgary, meron namang mga maliliit na cities din doon na okay-okay. Pero mahal na din kaysa dito talaga sa Moncton Atlantic, New Brunswick. Dito, lupis pa ang pamumuhay. Malamig na ngayon. Bukas positive naman ulit. Positive 6 I guess, pero today negative 4. So malamig, pero kung mag winter jacket po kayo, nagbibitbit ako ng ano just in case kasi naglalakad lang ako para ma-exercise. Bang may time ako na maglalakad, mag-pick up sa laga. Kung maglalakad talaga ako guys, at least exercise konti. So kung mag winter jacket naman kayo, hindi naman feel na malamig. Not too bad. Paguna lang yan pag ano, yung katawan natin galing sa around 40 degree, diba? Pero kung nandito na na-experience ko after 4 years, pag-uwi ko sa Pinas, hindi na kaya sa katawan ko yung, hindi ako mapili ha, kasi hindi ako ma-arty. Kasi lumaki ako sa farm, taniman ng palay ba? So, yung katawan ko sanay. Pero yung pag-uwi ko ng 2015, hinihingal, nag-abot hininga yung ano ko. Katawan ko kasi ano, nanibago, kumbaga nag-drop down na yung temperature ko sa katawan. So, ang hirap. Na-feel ko parang hindi na ako mabubuhay sa Pinas. I mean, yung whole wing. Whole summer talaga. Whole year na summer. Sa Manila lalo, kasi masyadong ano, diba? Overpopulated, pero sa probinsya ganun din nga, na-feel ko eh. Iba na talaga pag ang katawan mo mag-ano na, mag-a-adjust. So dito, pag ano, winter, okay naman na naka-hoodie ka, kailangan naka-bonnet ka. Naka-bonnet ka tapos winter jacket. Hello. Oh, yeah, it's perfect day. Mga ano sa dito mga kapitan, sobrang babait. Ang bait, ang dampot pala siya ng ano, garbage dito de. Kita niyo yung compost. Tapos, nag-rolling yung garbage bin sa kabilang bahay, yung kapitbahay niya, yung ganito. Hinatid lang din niya dun sa kabilang katabi niya. So yeah, ito yun guys, kalbo na. Ito yung neighborhood namin, Anam. One of the best neighborhood here in Moncton, Pinehurst. Pinehurst subdivision. So nandito po lahat ang mga immigrants po. We're so thankful na napili namin tong lugar nito na lilipat from Ontario. So ang sinasabi nila, ang buhay Canada daw, mahirap, bahay lang daw, ganun. Parang pa, ganun din guys na, parang buhay na sa Manila or Makati, trabaho, bahay, pero at least freedom, financially and emotionally and physically, diba? Tapos, mabibili mo anong gusto mo. Isa pa, kung nandito na ang family, whole family, may chance na ma-reunited yung family, di ba? Yun ang importante. So, pag nandito na ang family mo, hindi ka na ma-homesick. Tapos dito, meron naman ding
option na malapit lang 4 hours flight ng mga yung bakasyon na ano, mainit-init pag winter na dito. Halimbawa, gusto mo magpunta sa bandang ano, like Mexico or ano ba yung isa. Yung 4 hours flight lang, meron naman mainit na. Yan ang gawa nila dito pag hindi na magbakasyon sa Pinas palagi. Kasi mahaba, ang mahirap kasi sa Pinas, mahaba ang flight guys. Sakit, kailangan. Ganda kung sobra-sobra ang pera mo, mag-business class, imahal, diba? So, ay, sakit ng itin ko. Pero pag ikaw na may sakit sa baywang, kaya yung position na itotal mo ng 24 hours kasi ang ano pa, stopover. Ang flight abot ng 16 hours. Parang dito lang din to, from here to Philippines or Norway to Philippines. 16 hours plus layover. So, ayan, nandito lang ang school. Ano to, kinder to grade 8, sorry. Pag malayo naman, ang karamihan dito, nandito talaga sila nagre-rent. Ito, nakita nyo guys, itong bahay na to. Ang kahalahati niyan, sa baba sila, Pilipino. Viewers ko lang din sa ano, YouTube. Dito lang din, hi, Emily, shout out. Andito sila, isa lang ang anak. Dito din na bahay guys. Nagre-rent lang siya kasi kararating mo lang. Filipino din. Sharing sila. Ayan, sharing. Marami dito sa, kasi malapit lang sa school. So, kung ipakita ko sa inyo dito guys. Ayan. School yan, di ba? Elementary school until grade 8. Dito, dun banda, ano na, NBCC na po doon. Hilirang lang sa Birchmount School. So, NBCC po. Ayan, ayan ang mga parents. Yan po ang mga parents nag-aantay. Na, hindi mo na sa school, guys. Lalo sa kinder. At saka grade 1 and grade 2. Ang mga parents, mahirapan ka na maghanap, makakita ng mga puti. Habi nung grandparents ng close friend ng classmate ko. Habi niya, oh, kasi gustong-gusto niya ng immigrants kasi hardworking. Kasi ang nagtatambay dito ang mga ano, puti na, you know, nagaganon ba? Or tamad magtrabaho, gusto nila ka-shelter lang sa government. So, ang mga ano, double job, mapagbago eh. Yan, Pilipino to sila guys. Oh, Pilipino yan guys. Yan. So kung may inti kayo either spring or winter, grab nyo na, maiksi lang naman ang ano dito winter. Mag-a-adjust din kayo. Dito na ako kasi mag-iinit ako. So nandito lang guys. Tapos yung dito. How are you? Good, thanks. So dito, kakaya kasi sila si kuya. O nandito yung dalawang viewers ko din guys na galing sa Pinas. Pahanap nga silang tirahan. Hindi na ako nakakommunicate ng timeline na sobrang busy na. Pero, ang ginawa sa iba guys, kung walang mahanap, nagano sila yung parang motel ba? Airbnb? Ilang days tapos hanggang makahanap. Tapos may Filipino community dito na, yun, tulungan. Maraming mga referrals. Kung may mga referrals, hindi na nga, wala na requirements guys. Kung halimbawa mga basement or bahay, sharing kayo, wala pong requirements na i-check yung background. Pero yung ibang walang referral sa apartment, sa Ontario, hindi pwede ka, kailangan background check at saka yung history mo at saka yung bank. Yun. Tapos advance, one month advance, and 1 month deposit sa apartment. Or na pinapira ito guys. Ilan ang puti nito? Isa daw. Mabilang lang. Grabe, mga Pilipino na talaga guys. May Chinese at Indian, pero majority talaga Pilipino. Diba? Ang dami talaga. Nag 60% ang booming sa ano guys, international student. Tapos ang dito ang saysay, ang tuwa ga kasi at least matulungan ang ano ba, ang economy kasi dito ang anak nila kasi isa, dalawa lang. So, kulang talaga. Tapos kaka-start pa lang to mag
develop mag-warming tong city na to. So kulang sila sa labantis. So nakita niyo yung latest kong video na share na may robot tagalinis kasi kulang at labante. So ngayon ang daycare dati isa lang to. Tapos nag-boom ng nag-start na ng 2021, naging dalawang klase na 2020, tapos ngayon 22 nag third room na talaga. Divide na ng pangatlo kasi hindi na kasya sa dami na. So nag triple guys, kaya sa mga nagbabalak po dyan, go po, if you need help, assistant, please give us free, feel free to leave the comment. Nagdapasan sila, sorry, para po makatulong po, and we're here willing to guide po. Kung gusto nyo mag DIY or mag-assist. Doon na yung anak ko. Ayan ang mga pipina, oh. Bit-bit sa libro nila. Galing yan sa... Hi, anak! How's your day? Oh, yeah! I think that's your picture order. Wow! Daddy's so excited, that too. Wow! There's a Logan there? Yeah, okay. You want to give mama? So, anyway, dito yung anak ko, guys. Nandun sila. Nahiya ako mag-ano kasi yung video. Hindi lang. Hi, Logan! How are you? Good, that's good. You guys want to play like 10 minutes or you're going to go home? Logan, are you going home? I think I'm gonna hang out for 10 minutes. Oh, 10 minutes? Yeah? You want to stay for 10 minutes, Kev? Yes. Okay, play with Logan then. Have fun. Uh-huh. That's right. Grabe ang immigrants dito talaga, guys. So anyway, maglaro daw muna sila saglit. Maglaro sila saglit. So, ang marami-rami pang puti dito sa mga ano na, oh, grade 4, grade 5, grade 6. Mga karamihan mga puti, oh. So, ang Bridgemount nandoon, nakita niyo yung parking dyan lang. 2 minutes walk. Kaya, very accessible, guys. Hopefully, sa mga nagpabalak dito, mapanood nila ng video na i-encourage talaga namin dito sa New Brunswick. Hi, nak! Have fun! Yeah, I saw it. Yeah, we order your picture. Thank you. I'm so excited to see it. You can see it in Toronto. Uh-huh. I can show you my picture. Yeah, money. Ito yung accessible na mga parks sa ano. Show you it. Sure. Give it to me. So, I'm taking with you. Yeah, sure. I saw it. Thank you. You have fun. 10 minutes, please. Accessible mga parks sa mga bata. Dito, ang mga bata, maano talaga. Mababait, tapos mahahawaan din ang nature nila, ano, hi, mabait kasi ano, tinturuan talaga ng asal to be fair each other, so kaya naturally talaga mga mababait. Ayan, oh, kita niyo naglalakad Pilipina yun, mga kakilala ko pero nahiya akong isali sa video. So, yeah, I hope this video will able to give you, will able to help you and give you some insight po. And see you in my next video. I'll share the good news for now, the new approved this December for 2 years working permit extension. Yeah, sorry? You're on time. Yeah, I'm on time, yeah. Very good. Good job, Mama, right? Who is this? Wow. Tingnan, parang tingin nyo, sobrang lamig kasi hindi na yun kasi ano. Naka winter. Yung kailangan piliin natin yung winter, yung may negative 30 or negative 40 na isolation. Or negative 40 or negative 30, pwede na. Tapos kung sobrang lamig, doblehan mo na lang warmer sa loob. So anyway, see you guys on my next video. Have fun. God bless.